Good morning po, mga ka-business. So, Mike Agi TV. So, I'm here. So, nandito naman tayo para magpakain na naman tayo sa mga alaga nating baboy. So, mamaya mag-update tayo para sa ano natin, sa mga alaga natin, kung ano na ang update natin. Pasensya na po kayo sa aming ano. Ang daming mga ano. So, may purpose dyan kung hindi namin dinatanggal yan para sa mga lamok. So, ganyan po ang purpose natin dyan. So, update tayo para sa alaga nating baboy. Please watch. So, ngayon, dito naman tayo sa dalawang ano, area na may mga inahin pa. So, update tayo dito kung ano na ang ano, gagawin sa susunod. So, ito, isang buwan at saka isang linggo. So, dapat sana ang araw na to ay ihiwalay natin sa inahin. So, ito magkasabay lang to. So, medyo may kaliitan talaga yung mga biik natin. So, extend muna tayo ng mga ilang araw. So, hintay-hintay tayo sa pag ano natin, pagkahiwalay nitong mga hinahin natin. Itong dalawa, isabay na natin to. So, medyo may ano, kaliitan pa talaga yung ano natin. So, ganyan ang ano natin, ang gagawin natin pag nakita natin na medyo kaunti pala, may kaliitan talaga yung ano natin, mga biik, ay mag-extend po tayo sa pagdidi po ng ano, ng inahin. So, ulitin ko, isang buwan at saka isang linggo. So, yan po ang araw po ng ano, pagkahiwalay po sa inahin. So, mag-start tayo pag mabigyan ng ano, ng vitamins sa pagsimula ng araw na pagkahiwalay sa inahin, ay magsimula tayo sa lipat po ng pagkain. So, ito yung una, yung unang pagkain natin sa sprinter po. So, tingnan natin kung ano nang update, kung kakain ba sila ng maayos. Ayan, tingnan natin. So, yan o. Tingnan na. So, yan na po ang api po. So, medyo kumakain na sila. So, after ano, pagkahiwalay ng ano natin, ay mag ano tayo. Lipat man tayo sa pagkain po. So, ito sprinter. So, lipat tayo sa PS1. Pre-Startex 1. So, yan po ang ano natin, update. So, sa next video, update naman tayo sa susunod kung ano naman ang gagawin natin. Kung kailan natin ihiwalay itong ano, dalawang inahin natin. So, hintay-hintay lang tayo para ma-update natin yung ano, yung mga biik natin, kung kailan natin simulan yung pag alaga at paglipat sa pagkain. So, update naman tayo sa dalawa nito. Sa paghiwalay ay mabigyan natin agad ng purga. So, ganyan lang po. So, dito tayo, update tayo sa ibang ano, mga biik. Pila ay usap ka pila na ni kabuan ba? So ito dalawang buwan na to sa pag ano ko simula sa pagkain ko ito. So ito kasi isang buwan at saka isang linggo ay lilipat tayo sa phase 1. Pag 14 kilos po, pag makita natin sa
sa isang ulo ng baboy. Ito, tigisa nila. Pag itimbang natin, pag umabot ng 14 kilos o pataas, ay lilipat tayo ng PS2. So, ganito. PS2. Yan po ang pagkain natin. Puro ito. Kasi umabot na to ng 25 kilos. Buhay, itimbang natin. So, dito na ang yung kain nila ay ito. Ito yung kain nila. Cortex. So, ito. Lumagpas ng ano, ng dalawang buwan. Ay, dalawang buwan na to. Simula sa pagka-baby nila, yung dalawang buwan na to, ay PS1 ang pagkain. PS1 na to. So, mix na sprinter. So, baby, medyo may ano pa talaga, kaliitan. Oh, lugyot tingnan, no? Ha? Oh. Kasi yan po ang ano natin na basihan po. Pag nakaubos ng isang sakong PS1, ay lilipat tayo sa PS2. So, ganyan lang po ang ano natin, ang pag-estimate po sa pagkain nila. So, dito na tayo lipat. So, dapat talaga lagi tayong mag-update po sa pagkain po ng mga alaga natin. Ito, so, ganun rin. Pag, so, ganyan sa unahan, so, ganun rin ang resulta. Pag umabot ng 25 kilos, so, ganyan kalaki. Ito, mas bata pa yon kesa dito. So, ito, may kaliitan talaga. So, ito, mas nauna pa kasi ito. So, dapat, ano tayo, ganun rin ang pagkain. Kasi magkasabay lang dun sa isa. So, ito, Startex din. So, magkaparehas lang yung, ano, yung kain nila dun sa ito. So, sample. Sample lang. So, ito yung Startex. Pagkain nila. Tingnan nyo. So, dito, ay magsimula tayong magpaligo ng ano natin, ang alaga natin. Pag umabot na sila ng 25 kilos, ay magsimula na po tayo. Pag makita natin na ang init ng pangatawan nila, tapos doon mapunta sa dumi nila, doon nakahiga. So, ang gagawin natin dyan ay paliguan na natin. So, ganyan lang po ang sistema sa pag-alaga. So, wag natin paliguan pag hindi maganda yung pangatawan nila. So, baka madiretso pa. So, patay. So, ganyan lang po. Diretsohan po tayo para kawawa naman yung ano natin pag di natin nakasunod sa ano. Pag di maganda yung pangatawan, paliguan natin. So, kawawa talaga yung alaga. So, lipat tayo dito sa ano natin. So, unang patining. So, ito yung unang patining natin. So, sample na naman tayo. Kasi nakasabit lang yung mga pagkain namin. So, naka-grower. Ito na tayo. Kailan na ni kilo pa? Estimate pa. So, kasama ko si Papa. Estimate natin sa kilo. Kailan na eh? Ha? So, sabi ni Papa, paka-estimate talaga si Papa sa, ano, sa timbang ng baboy. So, makita natin na ito ay umabot ng 50 kilos. Ito, 50 kilos na to. Si Tag-iisa. So, sample. Yik. Busog na kasi sila. So, grower 2 ang pakain natin. Yan po ang gagawin natin. Grower 2 po. Sarap nito. Puputi nila. So, yan po ang update natin. So, lagi tayong mag-update po kasi wala pa tayong ano, nanganak na inahin. So, mag-update tayo sa mga pakain nila. So, ito, hindi pa to buntis. Dito na tayo sa inahin. So, ito buntis. So, ito,
naka-ayon na ni pala. So ito naka-ayon na to. So dapat protektahan natin yung inahin. So ha? Ah? 65 days. Ako sabi ng papa, 85 days na to. So 85 days magbigay tayo ng iron. Pag 100 days ay magpupurga tayo para sa ano natin. So ang tanong po, safe ba ang magpurga na buntis? So safe po sa ano natin, sa inahin ng baboy kung magpupurga tayo. So hindi nakakalaglag ng ano, hindi nakakaano ng buntis. So pwedeng-pwede po sa mga baboy natin. Basta sa pang baboy na pang purga ay pwede po. So dito ay buntis na to. So magtatatlong linggo na to. So ito rin magkasunod lang to dito. So dito malapit na rin to. Ito ang ano natin, dalagita. So buntis. So malapit nang tong mag 85 days. So para mag-iron na tayo. So ito yung bili namin na bagong klase po sa PIC. So magandang klase oh. Dalagang dalaga pa pero ang tangkad. So ito yung bagong ano namin, bili. So buntis na. So ito dalawang linggo. So dapat ano tayo, limit po sa pagkain. So pag bagong ano, bagong napakasta natin ay huwag po natin pakainin ng marami. Kasi hindi magbubuntis pag sobrang kain. So dapat limit muna tayo. So pag umabot ng isang buwan ay balik naman tayo sa normal na pagkain po. So ito wala pa, hindi pa to buntis. So hintayin tayo sa paglalandi niya. So ito yung gagawin natin. So hintayin mo tayo. So lagi nating napaliguan. So ito nagbigyan nato ng ano, ng purga. So hintayin na tayo, dapat araw-araw paligo. So pag maganda ang panahon, tag-init, ay paliguan natin para sa preparation sa paglalandi. So ganyan lang po ang preparation po. So dito naman magdalawang linggo na rin to. So buntis na to, bagong napakastahan. So limit pa rin sa ano, sa pagkain. So wala munang tubig. So ganyan po. So dapat may alam tayo talaga sa pag-aalaga ng inahin. Pag di natin na sunod yung patakaran sa pagkain. So anong nangyayan? Ang tawag nito. Pasyortehan na lang yan kung magbubuntis ba o kaunti na lang talaga ang ano, yung anak. So ganyan talaga ang resulta pag sobrang pakain na bago pa lang napakastahan, ay wala talagang magandang resulta po sa pagbubuntis. So ganyan po ang gagawin. So tara tayo dito sa taas para may update talaga tayo sa lahat ng mga alaga natin. So ito yung ano natin, target para sa Halloween. So daming mag-order nitong ano, karne. So medyo may kaliitan pa. So ano tayo, pakainin ng marami para lumakagid. So tatlo sila. So target natin, so Halloween po. So dito, ito yung bagong paghiwalay sa inahin natin. Doon sa area na yan. So nilagay natin dito sa makante na to para maghintay na lang tayo. Kasi malapit lang sa barako natin. So pag makaamoy siya, so madali lang na lang maglandi. So ganyan po ang preparation para madali yung paglalandi sa inahin natin. So hindi pa yan umabot ng isang linggo. Papakasta na yan.
So yan, dito naman tayo sa 6. So ito yung ahin namin, no? So may gunting sa tainga. So ito yung magiging ahin namin. So bagong patining. So sunod naman dyan sa ano, sa itong mga malalaki na to. So ito yung sunod para gawin natin ano, patining. So ito, dalawang buwan, isang linggo. So may kalaitan pa talaga, pero madali na lang yan pag maganda yung kain. So yun. So dito na rin. Ito naman yung bagong hiwalay po sa inahin. So nandun sa area na yun. So, hindi pa napakasahan natin, hindi pa naglalandi. So yan po ang inahin natin dito. Grabe yan, sira-sira yung mga ano namin, no? Lagayan. So pag may pera, ano natin, ayusin natin to. So barako namin. Ito yung barako namin, no? So yung iba nangangagat, pero ito ano lang to. Ito yung klaseng ano namin, yung babae talaga. Laki, oh. Barako namin. So laging nakaana talaga yan, prepare. So sa sinong nakasunod sa video natin, yung royal at saka itlog yung pinapainom, para laging ready ang ating barako. So ito yung ano natin, hindi pa napakastahan. So laging napaliguan lagi, para sa pag-prepare po ng paglalandi. So tara. So medyo ano na. So okay na lahat. So ganyan po ang preparation, mga ka-business. So dapat lagi tayo mag-update, para updated kayo sa aming video po. So salamat po sa panonood, at don't forget to subscribe, and don't forget to press the notification bell, so para updated kayo lagi.